Hi guys, welcome back to my channel. Kaya nalalapit na ang February 14. So, share sa inyo guys yung 14 meanings of love. So, 14. So, dati, di ba kapag nag-sign tayo sa mga, ano tawag doon? Yun, ano, ng elementary days natin, di ba? Nung kapanahulan ko, siguro yung mga kailan ko. Yung, alam niyo ba yung Islam book? Yun. Di ba? Dahil lang, what is crush? What is love? Yun. Kaya, dati, di ba, ano yung mga meaning para sa atin ng love? Sabi nila, love is blind. Blind na ba ang pag-ibig? Nasa sa tao yan, di ba? Nasa sa inyo yan. Kung bulag na ba ang pag-ibig? So, paano ba natin nasabi na bulag ang pag-ibig? So, kapag yung babae, may kasama na babae maganda, kasama niya or boyfriend o asawa niya ay hindi kaabapuhan, hindi sila magka-level ng ganda, ng appearances, tinatawag natin yung love is blind, di ba? So, masyado ka-engagement. So, kaya siguro natin sinasabi na love is blind. Dahil sa mga ganun. And mga ibang reason pa, di ba? So, hindi ko na elaborate yan. Minsan din sinasabi na love makes the world go round. Di ba? Totoo naman yun eh. Totoo yun. Love makes the world go round. At talagang totoo na ang pag-ibig ay nagpapaikot sa mundo. Hindi ko na ma-explain. Kasi sobrang daming explanation dyan eh, no? Siyempre yung haba kapag in-explain ko kayo. Iba naman, love conquers all, diba? Totoo yun yun. Talagang yung pag nasa'yo yung pag-ibig sa isang tao, diba? Hahamakin ng lahat. Kaya marami pang ibang mga meaning na sinasabi natin nung mga bata-bata pa tayo, nung elementary days natin. So ngayon, marami, wala na silang ganun eh, mga Islam book. Diba? Hindi na uso ngayon yun eh. Kasi masyado nang high-tech yung mga kabataan ngayon eh. Yung pro gadget, ano agad eh, wala nang tanong-tanong, ayun na agad, diba? So, ayun, number one, yun na pala yung topic natin ngayon, 14, bakit 14? Kasi February 14, diba? 14 meanings of love, ngayon. Ang number one dyan is, love is patient. Totoo ba yun? Totoo bang love is patient? Mapagpasensya ka ba? Sabi nga makin mo. Mapagpasensya ba tayo sa mga anak natin? Mapagpasensya ba tayo sa mga magulang natin? Mapagpasensya ba tayo? Kasi kapag sinabing, pag-ibig, pagmamahal, talagang may kasamang pasensya yan. Kailangan habaan natin ang pasensya natin. Diba? Number two, love is kind. Ngayon, love is kind. Kasi, ang pag-ibig, kapag mahal mo ang isang tao, syempre, mabait ka doon, diba? Alam naman, walang yain mo agad. Manda muli pa yung walang yaan, sa umpisa, talagang normal lang na mabait ka muna. Diba? Ngayon, talagang, hindi ko na discuss kung bakit marating sa ganun. May ibang topic yun eh. So, number three, love does not envy. Ano ba yung envy? Naiingit. No, kapag mahal mo isang tao, hindi ka dapat naiingit sa kanya. Lalo na yung mga magkakapatid, no? Yung mga nag-iingitan. Kasi yung mga magkakapatid dapat nagmamahalan yun. Yung iingitan, iwasan natin. Kasi, pero minsan hindi natin maiwasan kasi nga, depende rin sa magulang yan. Depende kung paano yung pag-approach sa bawat anak natin. Kaya bilang magulang, dapat ayusin natin yung relasyon ng mga anak natin para hindi sila nag-iingitan. Four, love does not boast. Yung yung kapag mahal mo isang tao, hindi ka nag-iayabang sa kanya. Yung walang pag-iayabang na, di ba, minsan kapag yung sa mag-asawa, minsan yung ayabangan, yung kunyari, may trabaho si yung babae, yung lalaki may trabaho din, kumbaga, nag-ano man sila eh, minsan papaasan ng sahod, kumbaga, payabangan ng posisyon, yung mga ganun, yung malaki, yung mga ganun, na kapag yung mag-asawa dapat, hindi ganun. Diba? So, marami pang ibig sabihin yan, ang pag-ibig dapat hindi yan nag-aiba. Number five, love does not proud. No? Dapat, kapag namamahal tayo, hindi tayo nag-aiba. Lalo na doon sa taong mahal natin. Diba? Hindi natin pag-iabangan. Kasi kapag mahal mo isang tao, dapat nagpapakumbaba ka pa dyan. Diba? Yung payabangan, alisin natin yan. No? Kahit na nasa dugo na natin ang pag-iabang. No? Hindi, alam mo, sa isang tao, natural na ang mayabang. Maniwala kayo sa akin. Natural na yan. Kaya huwag kang magagalit sa akin. Natural na sa akin yan. Pero, pwede natin alisin yan. No? Nasa sa atin yun. Paano tayo magpapakababa? Yung magiging magpapakababa tayo para sa taong minamahal natin. Number six, love is respect. Diba? Kapag mahal mo yung isang tao, respect mo yun. Kahit na, yung minsan, na parang kahit na hindi ka respeto, kailangan mo respeto eh. Dahil nasa pagmamahal. Dahil sa pag-ibig. So, kailangan talaga, nandun yung respeto mo kapag minamahal ka sa isang tao. Number seven, love is not self-centered. Hindi makasarili pa. Kasi, madalas sa atin,
ano eh, makasarili tayo, di ba? Yung gusto natin, parang gusto natin, tayo masusunod, tayo, lalo na yun sa mga may asawa dyan, yung gusto mo, ikaw na lang lagi masusunod sa bahay, minsan kahit naman yung katuliran mo, gusto mo, ikaw pa rin masusunod, di ba? May mga ano naman yun eh, mga instances na hindi naman lagi na yung babae, hindi naman lagi yung lalaki, dapat meron talagang pag-uunawaan, di ba? Kailangan, huwag tayo maging makasarili. Isipin din natin yung kapwa natin, yung mga mahal natin sa buhay na masasaktan natin dahil sa pagiging makasarili natin. Katulad na lang sa isang pamilya, di ba? Kapag yung isa sa magulang, lagi na lang yung sariling iniisip, napapabayaan na yung mga anak, di ba, hindi na maganda yun. Kailangan, mas maganda nga, ano eh, yung mga anak muna, di ba, bago yung sarili mo. Sa ganung mga magulang, natutuwa ako sa mga ganun. Kasi, ano eh, talagang makikita mo yung pagmamahal nila sa kanilang mga anak. Meron din mga magulang na yung sarili lang nila yung iniisip nila. Kaya, which is, hindi maganda. Basta tayo sa sarili natin, huwag tayo ganun, na dapat, huwag tayo maging makasarili. Number 8, love is not easily angered. Ang pag-ibig daw, or pagmamahal, ay hindi madaling nagagalit, no? Baka ikaw yun. Ano, kapag meron kang pag-ibig sa puso mo, dapat, lalo na sa mga mahal mo sa buhay, sa pamilya mo, mga anak mo, mga sa asawa mo, sa mga apo mo, kung ikaw mo nag-aalaga ng apo mo, kailangan, ano eh, huwag tayo agad-agad nagagalit. Kasi, ano eh, nakakapangit yan, na yung agad-agad yan nagagalit. Kailangan talaga meron kang control, control talaga sa sarili para, ano, hindi ka agad nagagalit. Talagang isipin mo na, na kailangan unawa pa rin talaga. Unawain yung mga tao na nakakainis. Diba kay babaw na lang natin yung pagmamahal, no? Love is trust. Ito yung pinag-hirap yung gawin. Lalo na sa mga tao na manloloko, diba? So, yung tiwala kasi, kapag ibigay mo sa isang tao yan eh, tapos nasira niya, diba ang hirap ibalik yung tiwala? Talagang nagkakaroon ng lamat sa isang relasyon, sa mag-asawa, mga partner, diba? Ang hirap kapag yung trust mo nasira sa isang tao. Parang, matatawag mo pa ba na pag-ibig yun? Ang hirap eh. So, kailangan talaga is magpatawad. No? Kung matutunan natin yung pagpatawad sa kapwa natin, lalo na yung sa mga taong mahal natin, so, pwede naman natin ibalik yung trust natin kasi namahal natin sila. So, kailangan talaga na unawaan, magpatawad, para magawa natin itong ibig sabihin na ang pagmamahal. Love is trust, diba? Yun. Number 10. Love does not delight in evil, but rejoices in the truth. So, anong ibig sabihin nun? Yung kapag daw tayo, nagmamahal, umiibig, kahit na yung minamahal natin, gumagawa ng hindi maganda or mga kasalanan, dapat huwag natin kukonsentrihin. Tulungan natin sila na ayusin kung ano man yung ginagawa nilang kasalanan. Baga tayuman pa rin natin sila kasi mamahal natin sila eh. Number 11, love always protect, no? Tama naman, kapag mahal mo yung isang tao, maprotektahan mo, di ba? Kaya kapag hindi ka na pinaprotektahan ng isang tao, alam na yun, may joke lang. So, yung mga reason din yan. Kaya dapat yung tao mahal natin, paprotektahan natin yan. Minsan, kahit na mali, di ba, may mga magulang na kahit mali yung mga anak, pinaprotektahan kasi nga, mahal nila yung mga anak. Pero, dapat, okay lang naprotektahan natin yung mga anak natin. Then, pag-uwi sa bahay, pangalala natin, kausapin natin na hindi tama yung ginawa nila. No? Kung meron man silang ginagawang maganda. Kaya, natin pa rin naman yung pagpaprotect natin sa mga anak natin. Kasi nga, mahal natin sila, di ba? Yun. Number 12, love always hopes. So, pag-ibig kailangan, lagi. May pag-asa. So, yung una rin, nandito ka pa lang. Tapos, hindi mo, pinapaasa ka. So, alam yun. Maghintay ka. Ang dalit na mahal mo siya. Di ba? Maghihintay ka. Di ba? Kahit na mahirap yung mga pinapagawa niya sa'yo, mahal mo siya eh. Magsaga ka. Pero kung di mo kaya, nasa sa'yo na yun. Kaya, kapag nagmamahal tayo, may pag-asa. Sipit lang natin na kahit anong nangyayari sa buhay natin, merong pag-asa dahil sa pag-ibig. No? Kaya hindi ko na mahabaan yung explanation kung haba na ng oras. Number 13, love always perseveres. Perseveres. Yun. Kaya ang ibig sabihin, yung pagtsatsaga to eh, sa mga tao na minamahal natin. Di ba meron naman talaga na kahit na paulit-ulit ka nang sinasaktan. Di ba? Nagtitiis ka pa rin eh. Kasi meron kang sinaalang-alang dahil nga mahal mo siya. Dahil mahal mo yung pamilya mo. Di ba? Ganun yung mga reason eh. So marami pang ibang reason. So ang pag-ibig is talagang pagtsatsaga. Kahit na paulit-ulit ka nang sinasaktan. No? Nagtitiis ka. Yun. Kailangan talaga yun. Pagtsatsaga. Number 14. Love is sacrifice. So, maraming gumagawa niyan sa mga tao na talagang mahal nila, di ba? So, kailangan talaga, sakripisyo. Ang hirap tawagin talaga nun. Pag-sakripisyo. Ito yung talagang hindi man iniisip yung sarili mo. Iniisip mo yung kapakanan ng mga tao na mahal mo. Di ba? Yung sa sacrifice, talagang kailangan natin bilang nanay, bilang tatay, bilang magulang, bilang anak, bilang kapatid, dapat talaga yung sacrifice. Yung sacrifice naman, hindi mo magagawa yan sa mga ibang tao, sa kilala mo lang. So, ibang level ng love yun. Chinar ko sa inyo. Hindi lahat yan nasa sa isang tao. Ang hirap gawin lahat yan. Sa totoo lang. So, yun. Tapos na ating 40 meanings of love.
Maraming salamat sa nanood at nakinig. Sana meron kayong natutunan sa topic natin ngayon about love. So, malapit ng Valentine's ngayong 2018. Ngayong February 14, 2018. Advance, happy Valentine's sa inyong lahat. Sana puspusin kayo ng pag-ibig. Meron kayong sarili insights nyo. Pwede nyo i-comment down below. Kung nagustuhan nyo itong video na to, kaya hit the like button. And subscribe na rin kayo guys para ma-update kayo sa mga topic or mga video na gagawin ko. Thank you. Bye-bye.